Magandang araw, klase, ang ating tatalakayin para sa ngayong araw ay patungkol sa alamat ng saging. Handa na ba kayo? Tara na! Umpisa na nating isa-isahin at pirapirasuhin ang mga detalyeng nakapaloob dito. Katulad ng nakagawian, muli inilagay ko dito ang link kung saan ko kinuha ang mga impormasyong inilagay ko sa PowerPoint. Kung interesado kayo, maaari nyo ring bisitahin ang link na ito. Ang alamat ng saging. Sa isang nayon ay may mag-anak na tahimik na namumuhay. Ang lalaki ay si Mang Bino at ang babae ay si Aling Pasita. Ang kaisa-isa nilang anak ay si Tina. Lumaking maganda si Tina, kaya't maraming nangibig sa kanya. Ngunit, mataas ang pangarap ng mga magulang para sa kaisa-isang anak. Kaya, kapag mahirap na binata ang pumapanhik ng ligaw sa dalaga, ay pinapakitaan ito ng masamang mukha ng mag-asawa. Malimit pang pagparungitan ang mga maralitang mangingibig na sayang lamang ang taglay na kagandahan ng kanilang anak, kung ang magiging kapalaran nito ay isa lamang sa maralitang isang kahig isang tuka. Kabilang sa mga naakit kay Tina ay si Rading. Ito ay makisig na binata at may magandang asal. Ito rin ay may likas na kabaitan. Ngunit, siya ay isa lamang maralitang magsasaka, kaya't sa kabila ng mga katangian ng binata, ay tutol na tutol sa kanya ang mga magulang ni Tina. Sa kabila ng pamimintas sa binata ng mga magulang ng dalaga, ay tinanggap pa rin ni Tina ang iniluluhog na pag-ibig ni Rading. Nagsumpaan silang walang magtataksil at tanging kamatayan lamang ang maaaring humadlang sa kanilang pag-iibigan. Lihim na lihim ang kanilang pagsusuyuan sa pangambang malaman ito ng mga magulang ng dalaga. Ang kagandahan ni Tina ay nakaabot sa pandinig ni Don Bruno. Siya ay naninirahan sa kabayanan at nang mabalitaan niya ang tungkol sa kagandahan ng dalaga, ay ipinasya niyang pagsadyain nito sa nayon. Lula ng magarang kotse, ang byudong si Don Bruno ay nagtungo sa tahanan ng dalaga. Sa pamamagitan ng pagtatanong ay natuntun niya ang tirahan nito. Nakipagkilala siya sa mag-anak at gayon na lamang ang pag-istima ng mag-asawang Mang Bino at Aling Pasita sa mayamang panauhin. Naging madalas ang pagdalaw ni Don Bruno at di nagtagal ay nagtapat na ito ng pag-ibig sa dalaga. Tinanggihan ni Tina ang inihahandog na pag-ibig nito. Naging mapilit ang byudo kaya't napilitan ng dalagang tapatin ito na wala siyang pag-ibig dito at ang puso niya'y nakasanla na sa iba. Ayaw maniwala ni Don Bruno dahil liban sa kanya, wala raw naman siyang nakikitang pumapanhik ng ligaw sa dalaga. Ito ay sapagkat napakahigpit nga ng mga magulang ni Tina. Sinabi rin niyang hindi siya titigil ng panunuyo sa dalaga, maliban na lang kung mapatunayan niyang may katipan na nga ito. Sa sandaling mangyari ito, nangako siyang hindi na niya ito gagambalain pa. At kung ipagtatapat ng dalaga kung sino ang katapan nito, ay hindi niya na sasabihin ng lihim kahit kanino. Sa kagustuhan ni Tina na tumigil na sa panliligaw ang matanda, ipinagtapat niya na si Rading ay kasintahan na niya. Hindi nagpahalata ng sama ng loob ang byudo, ngunit may lihim siyang binabalak upang mapasakan niya ang dalaga. Isang araw na umalis si Tina at sumama sa kaibigan sa pamimili sa kabayanan, ay kinausap ng doon ang mga magulang ng dalaga. Ipinagtapat niya sa mga ito ang tungkol kina Tina at Rading. Gayon na lamang ang galit ni Mang Bino. Ngunit, sinikap ni Don Bruno na mapaglubag ang kalooban ng ama ni Tina. Palibhasa ay mayaman, hindi tinutulang ng mga magulang ng dalaga ang plano ni Don Bruno na pagkasunduan nilang idaraos ang kasal sa lalong madaling panahon. Simula noon ay hinigpitang lalo ng mga magulang ang dalaga. Hindi na siya pinalalabas ng bahay nang walang kasama. Ang palaging kasama niya sa anumang pupuntahan ay ang kanyang ina. Ang lihim na pagkikita ni Narading at Tina ay naputol.
hindi malaman ng binata ang gagawin upang makausap ang katipan. Malimit na aali-aligid siya sa tahanan ng mag-anak upang masilayan man lamang ang minamahal. Subalit, lagi siyang umuuwing bigo. Isang tanghali ay nakita niyang mag-isang umalis ng bahay si Aling Pasita. Dala nito ang basket na kinalalagyan ng pagkaing ihahatid sa asawang nag-aararaw sa bukid. Dati-rati kasama ng ina ang dalaga. Hindi niya ito iniiwang mag-isa sa bahay sa pangambang magtungo roon ng kasintahan at magkausap ang dalawa. Nang tanghaling iyon, ay hindi napilit ng ina na sumama si Tina sa paghahatid ng pagkain sa bukid. Dumaing ang dalaga na masakit ang kanyang ulo. At nang damahin ng ina ang noo ng anak, ay mainit at tila may sinat nga ito. Pagkaalis ni Aling Pasita ay dali-daling tinungo ni Rading ang tahanan ng mag-anak at nagpataupo. Nang maulinigan ng dalaga ang tinig ng kasintahan, ay pinilit niya itong makabangon, kahit na masamang-masama ang kanyang pakiramdam. Pinatuloy ni Tina ang binata at magkaharap silang naupo sa dalawang silyang napapagitnaan ng isang maliit na mesa. Ang mesang binanggit ay matatagpuan sa tabi ng bintana. Palibhasa ay mababa ang bahay ng mag-anak, kaya nakuhang abutin ni Mang Bino ang kamay ng binata. Naputol ang kamay ni Rading at bumagsak sa lupa. Napatili si Tina at nawala ng malay tao nang makita ang pangyayari. Sa po ang dugo ang bisig ay tumakbong pauwi ang binata. Kaagad siyang isinugod sa kabayanan upang dalhin sa pagamutan doon. Subalit, sa daan pa lamang ay nalagutan na ng hininga ang binata dahil sa dami ng dugong nawala sa kanyang katawan. Ang kabayanan ay lubhang malayo sa kanilang nayon. Nang magkamalay si Tina ay nasa loob na siya ng sariling silid. Ang namulatan niya sa kanyang tabi ay ang kanyang ina. Itinanong niya rito si Rading at ang kanyang ama. Napahagulgol siya ng panangis nang malaman niyang ang binata ay hindi na umabot sa pagamutan. At ang kanyang ama naman ay dinala ng mga may kapangyarihan. Nagpumilit siyang bumangon at hindi napigil ng ina sa paglabas ng bahay. Tinungo niya ang lugar na kinabagsakan ng kamay ni Rading at buong pagmamahal na niyakap ang putol na kamay. Ibinaon niya ang kamay sa kanyang halamanan. At sa umaga at hapon, sa araw-araw na ginawa ng Diyos, ay hinahaplos-haplos niya ang lupang nakatabon sa kamay ng minamahal habang lumuluhang sinasambit-sambit ang Rading-Rading. Hindi nagtagal ay may tumubong halaman sa pook na iyon. At nang namunga ay katulad na katulad ng mga daliri ng kamay ni Rading. Kumalat ang balita sa nayong iyon at naging paksa ng usapan ng kamay ni Rading. Tinawag ng mga tao ang bunga ng naturang halaman na kamay ni Rading nang lumaon ay pinasya nilang tawagin itong saging. Ang aral ng alamat ay, ang pagiging matapobre ay walang mabuting maidudulot kanino man. Kung ang iyong anak ay umiibig man sa dukha, maaring ito ay may dahilan. Kausapin ang masinsina ng anak dahil wala namang bagay na hindi nakukuha sa mabuting usapan. Gayon din naman sa mga anak, iwasang maglihim sa mga magulang upang maiwasan ang gulo sa pamilya. Pangalawa ay huwag maging mapilit lalo na sa pag-ibig. Kung ayaw sa iyo ng taong iyong minamahal, respetuhin ito at huwag nang ipilit ang iyong sarili. Maaring may ibang taong nakalaan para sa iyo kung ikaw lamang ay marunong maghintay. Bilang kabuuan ng ating naging talakayan para sa ngayong araw, pinatutunayan lang ng alamat ng saging na dapat hindi tayo maging judgmental sa mga taong nasa paligid natin. Hindi dapat natin sila i-base sa kung ano yung kakayahan nila, sa kung anong itsura nila, o kaya naman kung ano yung antas nila sa buhay. Kasi minsan kung sino pa yung kapo, sila pa talaga yung taus-pusong tumutulong sa ibang tao, o kaya naman is nagmamahal ng totoo. Dito na nagtatapos ang ating talakayan. Sana ay marami kayong natutunan. Paalam!